Andrew will be okay. Paano mo nalaman? Madalas niya kasi injury pag nagpa-paraglide eh. Kapag masamang landing. Eh ako nga, lagi ako naabutan in the middle of nowhere. Kaya wala akong magawa kung titiisin ang sakit. Pamamaga buong magdamag. Yellow nga lang, okay na yun eh. Kailangan lang niya, ipahingi yung torn muscle niya. Eh kaso itong taong to, hindi alam ang salitang pahinga. Kaya ang kailangan dito, bantay sarado. Nagalit yata. Nay. Shhh. Nananaginip. Pinapangungo. Hindi, napapaniginipan na naman yan nanay niya. Eh, nasa ba nanay niya? Mas matindi sa akin to, Sander. Eto namulat nang hindi alam kung nasan man ang mga magulang niya. Nasa kaya sila? Ang kwento sa akin ni Ninang Kikay, pinaalaga lang daw sa kanya ito ng isang kakilala. Pero hindi na pinalikan. Hindi na bumalik sa bagsakan ng ugay. Hindi nga maalala ni Ninang Kikay ang tunay ng pangalan ng taong nang iwan sa kanya. Kaya siguro kahit gusto ko nang magalit, kahit gusto ko nang sumbatan ang mundo, hindi ko magawa kasi alam kong may mga taong mas may karapatan pang magalit kaysa sa akin. Tulad ni Andrew. Wala akong maririnig sa kanya. Tatanggapin lang nila ang binigay na kapalaran sa kanila. Alam mo, narealize ko kung bakit tayo pinagtagpo-tagpo ng tadhana. Siguro sinabi sa atin ng mundo, here are three people. Isang inaabandona, isang iniwan, at isang tinalikuran. Pare-pare lang yun eh. Precisely. Iba-iba ang tawag, pero isa lang ibig sabihin. So that from now on, they will never feel alone again. They will always have each other. Gusto ko yan. Gumawa tayo ng isang kasunduan. Kasunduan na kahit anong mangyari, tumalikod man ang lahat, hinding-hindi natin tatalikuran ang isa't isa.